Kailangan po sa page ninyo, you are posting at least 3 times a week. But 3 times a day is more helpful, lalo na yung mga engaging. Ang pinaka-engaging ng mga ads, yung mga masasaya, mga positive thoughts, or mga memes, or mga funny videos. Hindi baling hindi siya connected totally, wag naman sobrang kontra ano na po sa iyong niche. Basta may engagement, maganda yan, gusto ni Facebook yan. So, pinakamaganda, if you cannot post at 3 times a day, 3 times a week man lang. Tapos yung mga nagko-comment po sa inyo, i-like nyo and mag-reply kayo sa mga comment. You don't leave a stone unturned. Huwag kang mag-iwan ng comment na wala ka man lang ginawa. Because yung comment niya at yung comment mo, pareho po yan na may engagement points. The algorithm can see that as a signal na itong post na to engaging. Kaya gustong mag-develop ni Facebook ng bagong AI because ang advertising po, ang may hawak pa niyan is machine learning, not AI. Okay? Ang AI po ay ginagamit yan sa mga mas advanced. Yung machine learning, iyan yung mga tumatanggap ng signals. Katulad yan ang mga ginagamit sa ATM. So, yung mga ATM card, kung inilagay mo to, ito, automatic alam niya na kung kaninong account yon, bank account, no? Kahit maraming nagko-comment dyan, maraming negative comments, negative reactions and all that, dahil engaging pa rin siya, ang alam lang po ni machine learning is engaging siya. So, itataas niya ng itataas. Ganyan ang nangyari dun sa problema sa Rohingya, yung nagkaroon po ng genocide. Because people flocked into that page and that page is very engaging. So, ang ginagawa ni Facebook, lalo niya yan, nire-recommend. Engaging eh. But the thing is, hindi na kaya ang basahin ng machine learning, kaya pala siya engaging is because it's already becoming harmful. It's already toxic. And people are already gathering there, commenting, posting, liking, sharing it. Hindi niya na alam na it's because it's already organizing something that is going to shock the world. And it went really, really bad. Pati yung nangyari sa Washington, sa Capitol, yung nagkaroon ng parang shooting, something like that. Sa Facebook din po, nakita nila yan. That's why Facebook have been in a hot seat for a long, long time. Kasi ganito nga yung nangyayari. Because when it is engaging, it's becoming popular. And becoming, because Facebook is recommending it to a lot more people. But now, Facebook already have put something in place hanggang matapos yung isang AI nila. Nagkaroon sila ng parang threshold na malalaman agad nila yan kung it's getting badder or getting better. Ngayon, binigyan nila ng focus ang mga pages because of that. And because also from the e-commerce people. Kasi ang nangyayari, itong mga e-commerce people, gagawa sila ng page, pagkatapos maggagawa sila ng website. Ngayon, pagbubutihin nila yung website nila, ayusin nila, lalagyan nila lahat, etc., etc., yung page nila, pinapabayaan nila. Okay? Pinapabayaan nila, ginagawa lang nilang pang-ads. Pero hindi sila nagpo-post, yung mga followers nila, nineneglect nila. So, ang ginawa ni Facebook, kapag walang engagement ang page mo, pinabayaan mo siya, hindi nag-engage yung mga followers mo, ang mangyayari is Facebook is going to punish you by giving you high CPMs or making your page not visible to other audiences. Paparusahan ka. So, you need to engage on your page constantly. Now, invite people who liked your ad or post. At invite mo sila para maging follower or i-like yung page mo. Do not delete negative comments. Just hide. Kasi every time you delete negative comments, you are deleting the engagement. It's also an engagement.
you just have to reply to it or i-hide mo lang siya. The engagement's still there, okay? Kasi meron din naman na hindi talaga maganda o makakasira sa negosyo natin, and we'd like to protect our pages and it's representing our businesses. Just hide, do not delete. Now, reply to messages as much as possible within the day. Kasi, you know, orasan ko ni Facebook, nakikita nyo, this page is very responsive within an hour or something like that. Now, reply. Pag hindi nyo po nire-replyan ang mga comments sa page nyo, hindi nyo nilalike, maiinis yung mga followers or yung inyong mga buyers na nagtatanong. And it's not a good signal for Facebook. So, mangyayari nito, nakikita ni Facebook na ganun, pag-scan niya, hindi ka nagre-reply, hindi ka nagko-comment back, pag-scan niya, ang katumbas nito, mataas na CPM. Kung ayaw niyong maniwala, huwag. Pero mataas pong CPM katumbas niyan. Kaya po yung mga advertisers nyo, hirap na hirap silang pababain yung CPM kasi yung mga pages nyo hindi engaging. Kung nagtataka kayo, yung mga clients ko, may mga nagtataka na bakit kapag nagra-run ako ng campaign, may engagement pa, may PPE, post-page engagement, or traffic? You don't know. Kasi nakikita ko hindi kayo masipag sa pages ninyo. So, kailangan ko mag-run ng PPE or at least traffic to help reduce my CPMs para bumaba yung aking mga CPAs. Dahil isa yun sa dahilan. That's why I always run website conversion campaign in parallel with PPE. Kasi yun yung tumutulong para maging engaging yung page. Lalo na pagtamad yung nagpo-post sa business page. Kailangan may PPE. Kung hindi kayo makapag-PPE, mag-boost post kayo. That is one of the best way to use your boost post. Mag-boost post kayo para may engagement yung ads nyo. Pag may engagement sa ads nyo, it's very engaging, mababa CPM nyo. Ngayon, pag hindi pa rin bumaba, maaaring sa competition yan, yung out of our control. Okay? Yung hindi na natin kayang kontrolin. You also need to have a very good customer service. Includes shipping cost, communication, pricing, packaging, and delivery time. Lahat po yan, binibilang yan ni Facebook. Kung maganda ba ang customer service mo, ini-interview ni Facebook in a way na hindi siya obvious. Some people are being interviewed by Facebook kung maganda yung experience nila sa business mo o dun sa page mo o dun sa pag-order sa'yo. Hindi nyo lang alam yan, but Facebook is doing that. Tinitingnan nila kung fair ang iyong shipping cost. Nakikipag-usap ka ba sa client or not? And if you are polite or maraming complaints, naku po, kasama yan. Yung pricing, is the pricing just fine or fair or unfair, and things like that. Yung packaging ba niya, nagustuhan ba ng customers, or may reklamo ba sila, nabasag ba yung loob, o pinalitan mo ba, nag-refund ka ba, yung delivery time ba, sobrang tagal ba dumating, o mabilis lang. Lahat yan ay factor para mapababa ang CPM o worst ay ma-disable po ang ad account natin, no? Also, chine-check din po ni Facebook. Believe me, chine-check ni Facebook how fast is your website loading. Kaya ang website po ngayon, mas simple, mas maganda. Pag pinarami mo ng pinarami ang graphics niyan, bumabagal ang loading niyan. And 1 second or it's just a fraction of a second pag medyo mas mabagal ka sa iba, then your website is gonna be given a really, really poor evaluation. Ngayon, yung mga links nyo po, i-check nyo yan. Baka yung links nyo expired na o hindi na gumagana pag clinic na pupunta sa 404 o hindi makita yung website. Something like that is another big factor para i-disable ka ni Facebook or bigyan ka ni Facebook ng penalty na mataas na CPM. And kung yung mga stocks nyo po, pinapa-advertise nyo pa specifically, tapos wala na pala kayong stocks pagpunta ni
ni client doon sa inyong website, eh lahat naman doon palaging out of stock, napakalaki po ng impact niyan para magkaroon kayo ng bounce rate. At yung bounce rate na yon ay kinukwenta rin ni Facebook. Di pleasant yung user experience. Kaya either ma-disable kayo, ma-restrict, or totally maglaho kayo kay Facebook. Who cares? Sabi ni Facebook, di ba? You are just one of the millions of people in Facebook. They have 2.7 billion people or 2.7 billion users. So, who are we para magmalaki, di ba?